Hello guys, good morning to everyone. Welcome to Sir Mio's Garden. Sir Mio Vlogs is here. Please do like, share, and subscribe. Good morning to everyone. Welcome back to my channel. Welcome to my mini paradise, my mini garden in Gomez Street, Pamplona 1, Las Piñas City. And for today's vlog, it's another plant update about the one that I have. This is the ever popular one of those trailing best hanging plants in next year 2023, no other than the Peperomia scandens variegata. So kung mapapansin nyo guys, napakaganda ng kanyang foliage. Yung mga dahon niya is maliliit lamang po na may combination ng colors na mint green, dark green, cream, and white. So this is one of those considered lucky and feng shui trailing plants in next year kasi po bukod sa maganda itong gawing hanging plant na pwedeng ilagay sa ating balcony, sa center table ng ating bahay, sa garden. Also, you can place this in front door, backyard. You can also place this in your sa mga terasa, balkonahe, kasi po what really separates this plant compared to the other trailing climbing hanging plants is that kapag may white color, green and dark hues doon sa pinaka foliage niya, mas swerte. Aside from that, this is also considered money magnet plant. Kumbaga ito rin po ang maghahatak ng swerte, kasaganahan, siksik, liglig, nagumapaw na sangkaperahan kapag nilagay mo sa east portion ng inyong bahay. Bakit nga ba natin dapat ilagay ito sa east portion or silangang bahagi or lokasyon ng ating bahay? Kasi po doon po sumisikat ang araw at yun po ang nagrepresenta, sumisimbolo ng kasaganahan, ng pag-asa, rebirth, healing, peace, and riches in life. Wag na wag po kayo magpapawala ng ganitong halaman, proven and tested by Sir Mio Vlogs, guys. Isa po sa mga blessings na nakuha ko mula po nung nagkaroon ako ng ganitong halaman is yung na-monetize po ang YouTube channel ko na si Sir Mio Vlogs. Nagpapasalamat ako sa halaman na to. Siya po ang nagbigay sa akin ng isang opportunity, yun nga po yung ma-monetize ang channel ko. Nagpapasalamat ako dito sa halaman na ito. Disclaimer lamang guys, lahat po ng Lucky Charms, Feng Shui, and Lucky House Plants ay pawang mga gabay lamang po. Huwag na huwag po nating iaasa ang ating buhay, kapalaran sa halaman na to. Kumbaga, sasamahan po natin ang sipag at syaga. Kung may gusto tayong makuha, good intentions, objective, layunin, pangarap, mga ninanais sa buhay, is of course, sasamahan po natin ng sipag at syaga. Sinasabi nila na kapag may tiyaga, may nilaga, totoo po yun. Also, kailangan po nating magdasal at gagawa po tayo ng paraan para makuha yun. Manalangin po tayo ng taimtim sa ating puso. Kung may gusto tayong makamit sa buhay is pagsisikapan po natin yun. Walang madaling trabaho, walang mga madaling bagay na nakukuha. Lahat po is pinaghihirapan natin. So nakakatuwa guys kasi napakaganda ng kanyang pinaka foliage at ang gustong gusto ko dito is minimal caring lamang po ang pag-aalaga sa ganitong halaman guys. Kung mapapansin nyo, para po siyang philodendron pero hindi. Other name for this plant is false philodendron. Kasi marami pong nagkakamali sa halaman na to, yung iba tinatawag nilang philodendron pero hindi po. Ito po ay isa sa mga variety, type, and kind of peperomia. So this is best propagated by means of stem cutting. So pipili lamang po tayo ng isang matanda or mature or old na tangkay. Then ang measurement po ng ating tangkay is 3 to 5 inches po. Then observe na meron po akong second na propagated na false philodendron or Peperomia scandens variegata. Ito na po yung una guys. So one of the reasons why I decided to propagate kasi po may pagbibigyan po ako netong halaman na to.
So this is serving as a money magnet. Hindi po nawawala sa list ang mga peperomias kasi po yung mga dahon niya, sometimes ang hugis or shapes ng kanyang pinakadahon ay bilog or heart. These two shapes are symbolizing, representing good opportunities, riches, abundance, and prosperity in life. Kapag nilagay nyo to sa balcony nyo, guys, at kapag nag-trail at talagang gumapang na po siya, kapansin-pansin po ang kanyang napakagandang itsura. So focus natin, guys, para makita nyo po yung pinaka actual appearance. Ito po siya, guys, oh. Napakaganda ng kanyang pinaka dahon. So ito na po yung aking propagated na Peperomis candens variegata. So yung propagated na plant, guys, huwag na huwag pong ilalagay sa full sun or direktang sikat ng araw kasi po kung ayaw natin magkaroon ng scorching of the leaves, pangungulubot ng pinakadahon, sunburning or sunburns, and yung pinaka pangatlo, guys, is ayaw na ayaw po natin siya magkaroon ng dark or brown edges. Kasi papangit po ang ating pinakahalaman kapag nilagay po natin at nakalimutan po natin siyang ililim. Ayaw po ng mga Peperomis candens variegata ang mainit na sikat ng araw. This is best grown and placed and put in cool shaded portion of our house wherein it gets filtered or indirect sunlight. Then also, ang pagdidilig po dito is every 3 to 5 days. So ito, guys, moist pa po yung pinakalupa, so not advisable para po diligan. Kasi the more na na-overwater ang pinaka halaman, guys, that is that will lead para po sa root rotting. Pwede pong mabulok ang pinaka halaman na false philodendron kapag sobra po ang ating pagdidilig. Then for the soil requirement, it is best to use garden soil, loam soil, that is combination of rice hull, coco peat, vermicast, pumice, and perlite. Or if you want, guys, you can also made use of soil that is combination of loam soil, the one that is considered fast draining and absorbing. We are not allowed, required, it's not suggested and recommended na gumamit ng mga soils na hindi po fast draining kasi po pwede pong mas stagnant ng pinaka tubig doon sa ating pinaka pot and eventually is magkakaroon po tayo ng root rotting, pwede pong mabulok ang pinaka halaman. And worst case, worst scenario is pwede pong mamatay ang ating pinakahalaman na false philodendron. Napakaganda talaga ng kanyang pinaka-foliage, guys. Then for the light requirement, wag na wag pong ilalagay sa direktang sikat ng araw para po hindi po siya matuyuan ng dahon. Then observe, guys, na may mga white spots doon sa pinaka lupa, yun po yung tinatawag na powderized eggshells. Bakit nga ba naglagay si Sir Mio Vlogs ng powderized eggshells? Kasi po, eggshells are very rich in calcium, one of the mediums para po ma-boost ang potential growth height para po magkaroon ng bush lush na philodendron, false philodendron po. Thank you so much, guys. Short update lamang po. Until next time, enjoy the rest of your day. Ingat po tayong lahat. And that in all things, God may be glorified.